Nauna mo nakatrabaho si Richard, tapos si Ian. Pero parang mas nagtagal yung programa niyong dalawa ni Richard, di ba? Inabot ng ilang taon? 2 years. Kayo ni Ian, ngayon lang kayo nagka-work together. This is our third project together. Ang unang ginawa namin, pangako sa'yo. Ay, pang-fourth na pala yun. O sige. Yung pinakauna... Napakamahinahon ni Jodi yung kausap, no? Parang yung mga nagbabasa ka ng mga pagpabasa sa simbahan. Yung, magsitayo ang lahat. Yung mga pagbasa. Ay, pinakauna, darating ang umaga. Tatay siya ni Patrick Garcia. Kasi si Patrick yung love team ko. Ah? Tapos, so, yun ang unang-unang nagkita kami para sa pangako sa'yo. Yun ang sinabi niya sa akin. Sabi niya, oh, dati, parang anak-anak mo lang ako. Ngayon, love team na tayo. Alaska door. So, oy, sabi sa'yo. Laglag agad. Oo, umiikot yan. Lahat posible pa. Mali mo din tayo. Okay. Tapos? Tapos, second project, yung pangako sa'yo. So, 7 months naman yun. Tapos, gumawa kami ng film, yung All You Need Is Pag-ibig. And then, ito na yung fourth project namin together. Anong difference nung dalawa, ni Richard at saka ni Ian? Alam mo, pareho kasi silang kasundo ko eh. So, hindi, iba rin, iba pagkatrabaho ko siya, iba rin pagkatrabaho ko siya. Pero, isa lang masasabi ko na masarap kasi silang katrabaho dahil professional sila. And pareho ko sila, kasi silang kaibigan. Pero kasi nung kinausap, pre-interview namin si Ian at saka si Richard, ang sabi nung dalawang lalaki, mas gusto nilang katrabaho yung isa't isa kaysa sa'yo. Bakit mo nasabi yung Richard? Diba? Richard, bakit mo nasabi yun? Nagulat nga ako nung nasabi mo yun eh. Sabi mo parang, okay naman si Jodi, pero parang mas cozy kami ni ano, mas relax kami ni Ian. Tapos, ang tagal nyo daw magkatrabaho ni Richard, pero hindi kayo agad naging close at nagpalitan ng number. Pero right away, si Ian at saka si Richard nagkuha na ng number. Bakit ganon? Bakit mas magaan ang loob mo kay Richard? Nilaglag mo na mga kabay. Nagkagustuhan pala yung dalawa. Pero malabo ba yon, Ian, na mangyari? Medyo malabo. Dahil pareho kaming, katulad sa set, pag nagkikuntuhan kami, yun nga, pag dumating na si Jodi, syempre medyo tumatahimik kami ng konti. Kasi para hindi niya alam na pinag-uusapan niya siya, di ba? Minsan, ganun. No? Ganun, di ba? Sasabihin, oh, mamaya nandiyan na si Jodi. Text-text na lang tayo. O, sige bro, okay, bye. Later na lang, I love you, di ba? Pero kayo ni Richard, close talaga kayo? Dito lang kami nagkasama, yes, sa movie. Dito lang. So kung hindi kayo nagkasama rito, hindi mo siya kakaibigan. Ganun. And then, never kami na nag-meet sa labas eh. Pero ngayon, nag-meet na kayo sa labas after the movie. Jodi, anong mararamdaman mo kung after nitong movie, tapos naging blockbuster hit, di ba? Super hit siya. Tapos nagkaroon ng susunod na movie, pero wala ka na silang dalawa yung anong mararamdaman mo? Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Nakakalo. Si Ian, alam mo ba, Richard, na si Ian ay nag-action star dati? Wala sa itsura niya, no? Action star! Alias Babyface. Yeah, mga title. Saldong Tisoy, Boy Praning. Ano pa ba? Ayun. Bakit hininto mo ang pag-action? Hindi naman sa hininto ko. Kaya lang may time talaga huminto na yung paggawa ng mga action movies. Kasi nga, magastos. Oh. And nung nauso na yung piracy. Pero pagbibigyan ng pagkakataon mag-action ulit, carry pa? Ayaw mo na talaga. Gusto ko, pero yun yun. Yung plot ko, maganda yung plot. Iba yung plot? Oo. Kikidnapin ka na ng girlfriend mo. Ayun, pwede. Maiba naman. Tapos ano, sasagipin ka ng kontrabida. Ganyan. Pwede, pwede. Oo. Gandang gabi ka, pamilya! Gandang gabi, yes! Magandang gabi at magandang maganda tayong lahat!